Hey, what is up guys? This is Elton Jukino of Habisan Collection, and for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-shoot ng quick shots using the DJI Mini 2. So ayan, I know guys na medyo madami nang gumawa ng video na to, but I've just wanted to discuss this para may idea kayo, or kung may plano man kayong bumili ng DJI Mini 2 na drone, o sa mga nagpaplano or mga nagbabalak bumili ng drone, para alam nyo kung paano mag-shoot ng quick shots. So, kung ano yung mga available sa DJI Mini 2. So, napakadali lang naman guys. So, ang ginawa ko dito is pinatakbo ko yung drone papunta sa dagat. So, 1 kilometer away dito sa location natin or sa home point. So, naghanap ako ng location na pwede kong kuhanan. So, basically, yung paggawa ng quick shot is hahanap kayo ng subject. Pagkukuha kayo ng quick shot is pumunta lang kayo dito sa left side na menu, and then piliin nyo yung quick shots. So ayun. So yung una natin gagawin is the drone. Yung ginawa ko is linapitan ko lang yung subject natin na bangka para medyo mas malapit sa subject. Medyo ma-detect or medyo accurate yung location ng ating camera. Since okay na sa akin yung location or yung pwesto ng drone natin, so ilalak ko na yung subject. So ang gagawin ko lang is magta-tap or magdo-draw ako ng box around the subject. Ayan. So distance 30 meters. Tapos yung first na gagawin natin is drone. Tapos ayun, click lang natin yung start. Okay, kung makikita natin dito sa button na to, so makikita natin na mayroong percent ng duration yan. Kung ilang minutes or kung matatapos na yung, alam natin na indicator na matatapos na yung quick shot na ginawa natin. So ayan, 99%, and so pagtapos na siya, returning from the kung saan siya nag-shoot or kung saan galing yung drone, not the home point ha, so kung saan siya nag-umpisa, so babalik siya doon. So tapos na yung drone natin. So next one is rocket. So ayan, so same pa rin, draw pa rin tayo ng box doon sa bangka. Tapos yung altitude natin is 30 meters. So ayun. So by the way guys, habang kumukuha tayo ng shot na ganito, quick shots, please make sure lang na walang matataas na building or mga objects or cell site or anything na pwedeng tumama yung drone natin. So make sure na malawak yung area. Kasi yung DJI Mini 2 guys is walang obstacle avoidance, so para safe lang yung drone natin, so wala siyang tatamaan. So ayan, okay, 100% tapos na yung drone. So dito naman guys is para medyo may iba tayong angulo, so hanap ulit tayo ng ibang location naman, pero bangka pa rin yung isushoot natin. So ito guys, so may nahanap na ako na subject, so yan yung kukuha na natin para maiba lang yung location natin. So ayan, kung makikita nyo, meron tayong mga mangroves dito sa gilid. So ayan, yung next na gagawin natin is circle. So ayan, so yung circle is basically paikot sa subject, kaya yun nga, please make sure na walang building or matataas na kung ano man na pwedeng tamaan ng drone natin, so para safe yung drone natin, kasi wala siyang obstacle avoidance. So sa gilid wala, sa harapan, sa likod wala rin, especially sa circle, kasi sa circle wala siyang obstacle avoidance sa side. So ayun, para safe lang yung ating drone. Okay, ayan, look at the view. So ayan, dito lang by the way guys, dito lang to malapit sa amin. So that is 750 meters away from us na area na yan. So anytime na gusto kong pumunta ng dagat, so makakapunta ako. So ayan. So ngayon medyo pa-high tide na pala. So ayan, pataas na yung tubig. So kanina mga around 3 PM, 2 PM low tide pa siya. So ayan. Okay, tapos na. So yun yung circle. Okay, yung next one is helix. So ito naman sa circle is ano ba yan? Counterclockwise. So ito naman pabaliktad. So kung circle is from left to right, ito naman from right to left yung takbo niya. Pero ito tumataas, tapos medyo palapit. So yun yung helix. So ayan, start na natin.
So, ito yung kagandahan guys ng lugar namin kasi open field talaga siya. So, malapit, I mean, kahit malayo siya, walang problema kasi walang sagabal or walang mag-interfere sa signal. So, kaya dito nakakapalipad ako ng malayo. Saka walang dumadaan dito ng aeroplano, malayo yung airport. So, ayan, ito yung helix natin. So, ito yung usual ko na place na kinukuhanan. So, kung makikita nyo yung mga photos ko sa Facebook profile ko, so, ito yon, ito yung area na yon. So, dito ko kinukuhanan yung mga photos ko. Mostly, yung aerial shots ko. So, ayan. So, medyo mas matagal ng konti compare sa circle yung helix. So, ayan. Okay, tapos na. Tapos, babalik na naman ulit sa starting area or kung saan nag-umpisa yung drone natin. The last one na gagawin natin is the boomerang. So, ito mas medyo mas matagal ng onti rin to. So, basically, parang boomerang. So, umiikot din, bumabalik. So, ayan. So, pataas din siya. Punta tayo sa boomerang. Ayan. Okay, select lang natin yung subject. Tapos, start. Okay. So, ayan. So, kabaliktaran naman siya ng helix. So, same ng circle. From left to right din to. Yung boomerang. Pero ito, tumataas din. Lumalayo siya, tapos tumataas. So, unlike sa circle na iikutan lang niya talaga. Same altitude. So, ito, pataas. Yung boomerang. So, ayan. So, ayan guys. Ayan. Ganda, no? So, dito sa Sorsogon, sobrang daming mangroves tsaka corals or reef na makikita. So, kaya maganda siyang tourist spot kasi napapalibutan siya ng dagat. So, ayan. So, kung makikita natin yung object or yung subject natin is medyo umiba yung location. Kung makikita natin yung green na sa mangrove na wala na siya dun sa bangka. So, that's the problem of Mini 2. So, not so accurate yung subject niya minsan. So, I've been using this for 2 years, more than 2 years. So, almost 3 years na. So, yun yung napansin ko sa kanya. So, yung location or yung subject natin, hindi ganun ka-accurate siya mag-pinpoint. So, ayan. Pero, konting difference lang naman. So, ayun guys, tapos na yung kuha ng boomerang. So, yun lang guys. So, papakita ko sa inyo yung mga video kung ano yung kinawa niya. So, by the way guys, sa pag-export nito, madali lang to kasi pupunta lang tayo sa application. Punta tayo sa DJI Fly app. So, lahat ng kinuha natin, makikita natin yun dun sa album natin. Sobrang bilis lang nun kasi ikiklik lang natin yung subject tapos i-export natin. So, automatically magkikreate na siya nung kung ano yung quick shots na ginawa natin. Like for example, Droney. So, sa end of the video, meron lang siyang DJI na logo. So, same all of it na ginawa natin kanina. So, pupunta lang tayo sa DJI Fly app. Tapos, download lang natin, of course, yung video para mas mabilis gumawa or mag-edit. So, madali mag-export para ready for post na sa social media. So, like for example, we're doing some posts sa Facebook or sa YouTube or gagawa tayo ng Reels. So, madali nang gagawin. Yun yung kagandahan ng mga mini na drone or anything na drone from DJI kasi madali tayong makakagawa ng mga reels or mga video kasi sobrang dali lang niya dalhin, so madali lang siyang paliparin, tapos very user friendly. So ayun yung nagustuhan ko sa DJI na product. So ayun guys, I hope may natutunan kayo sa video na to. And of course, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like, share, at comment kung meron kayong katanungan. Hanggang sa muli, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. See you in the next one. Peace!